sabi sa kumusta kayo sa ngayon, nanonood kami ng NBA. Talo at tato si Kawhi Leonard at si Paul George, mga kabisa. Talo yung Clippers. So ngayon, meron kami natanggap na ayuda. Hindi, meron ano, small gift package galing sa company namin. Ito. So buksan natin to, mga kabisa, kung ano yung laman na pinadala ng kumpanya namin. Let's have a look. Alright, let's open, let's open. Alright, let's have a look. What's that? What's that, babe? What's that? It's a candle. Ah, it's a candle? I think it's a candle. Oh, there's a bowl. Is that for G? Wow, what's that? Daddy. Yeah. A cup. Woo! Ah, it's a cup. Wow. It's a cup para coffee. Mask. Wow, there's a mask. Para COVID-19. Oh, what is that? Daddy. Oh, Daddy? Yeah. Daddy. On the trash? Yeah. No. Cards. Mama. Wow, and one chocolate. Mama. So, ayos din, mga kabisdak. At least yung company namin, iniisip din talaga nila yung ano, yung kapakanan na employee nila ngayon. Maliit lang siya, pero at least nakaka-happy, di ba, makatanggap ng gift ngayong pandemic sa isang kumpanya. Hi, mga kabisdak. Good morning. So, maagang-maaga ngayon, pupunta ko sa grocery para mamili. Bibili ako ng groceries namin, karne, tsaka plano ko bumili ng lechon olo. Olo ng baboy, gagawin kong lechon. Bigla ko lang na-miss kasi yung lechon. Tapos, ipapakita ko lang, mga kabisdak. So, dito pala sa Australia, halimbawa, pag learner's license ka lang, para makapag-drive ka, kailangan mo lagyan ng sticker ng ganito, letter L. Yung sa plate number sa harap tsaka sa likod, kailangan mo maglagay ng letter L. Kasi pag walang ganyan, mga kabisdak, huhulihin ka. So malaki yung penalty. Tapos para makapag-drive ka, pag learner's license ka lang, dapat meron kang katabi na full license na driver. Dito na tayo sa Woolworths, mga kabisdak. So dito ako bibili ng groceries. Tapos mamaya bibili ako ng karne dyan sa meat shop. So ito na lahat yung groceries namin, mga kabisdak. Kompleto na to. Good for 1 week to, mga kabisdak. Meron na tong mga dishwashing, sabon, pagkain, karne, baboy, manok. So kompleto na. So buong linggo to naming budget, mga kabisdak. At usually, yung budget namin is ano, $120 per week sa groceries lang. So ito. Yung nga, mga kabisdak, so yung average na gastos namin per week sa grocery is $120 to $150. Actually, medyo malaki ngayong panahon ngayon, mga kabisdak, kasi diba nasa bahay lang kami. So lagi talaga kaming nagluluto. Pero yung kapalit naman, kasi hindi na kami kakain sa labas, kasi hindi kami pumunta sa trabaho namin, kaya medyo nakakatipid kami. So 120 to 150, not bad na yan, mga kabisdak. Sobrang tipid na yan, mga kabisdak, kasi tatlo kami, family kami. So mga ano yan, mga 5,000 pesos a week. Tapos ngayon, mga kabisdak, babalik pa ako dun kasi bibili ako ng sliced bread. So si Gian kasi meron talagang gusto na sliced bread na paborito niya, na gustong gusto niya. At pupunta din ako sa meat shop. Hindi pa ako nakabili ng karne ng olo, ng lechon baboy. Gagawin ko siyang lechon olo. So dito tayo bibili ng sliced bread, mga kabisdak, Aldi. Isa dito ng grocery store, mura lang yung mga products nila dito. Pasok tayo dito sa loob ng Aldi, mga kabisdak. Pero yung bibilhin ko dito is ano lang, yung sliced bread. Saan ba yung sliced bread? Andito yung mga tinapay nila, mga kabisdak. Ang dami tinapay. So ito yung paborito ni Gian na sliced bread, mga kabisdak. Sobrang gustong gusto niya to. Tapos lalagyan ng cheese. Ayun, salt na. So bili ako dito ng dalawa. Tapos share ko lang, mga kabisdak, no. So dito pala sa Australia, nung nag-take ako ng driving test, tatlong beses ako bumagsak. Marami kasi akong bad habits as a driver. Tapos apat na beses akong nag-take na ang driving test. Tapos yung sa pang-apat, doon ako pumasa, mga kabisdak. Grabe. Ang hirap kasi dito, sobrang stricto. Hindi kasi pareho sa Pilipinas na merong under the table, pwede mong bayaran. Ewan ko lang kung ganyan pa ngayon sa Pilipinas, pero sa time ko, ganun eh, meron kang ano, pwedeng bayaran mga under the table. So yung sa akin kasi, mga kabisdak, tatlong beses ako bumagsak, no. Pero ang dami ko kasing bad habits, mga kabisdak. Ang nangyari kasi, 8 months akong nag-drive dito sa Australia before ako nag-take ng exam. So 8 months yun, mga kabisdak. Every day yung dinadrive ko is more than 100 kilometers a day, kasi nga yung trabaho ko is ano, di ba? Is cleaner.
nagda-drive ako ng van. Yung gamit ko that time, yung first na gamit ko na license is yung sa Pilipinas pa, Philippine driver's license ako. So for 8 months, yun yung ginagawa ko. Using my Philippine driver license, nagda-drive ako dito sa Australia. 100 kilometers a day, mga kabisdak, sa city, sa mga suburb. After 8 months, na-expire yung driver's license ko sa Pilipinas. Kaya kailangan kong mag-take ng driving test. Kailangan ko kumuha ng driver's license dito sa Australia kasi hindi ako pwedeng umuwi noon sa Pinas para mag-renew. So yung only option ko is kumuha ng driver's license dito sa Australia. So nung nag-take na ako ng driving test, mga kabisdak, yung first reason na ba't bumagsak ako, alam niyo yung sa stoplight, instead na mag-stop ako sa yellow light, nag-go pa rin ako. So sabi ng driving examiner, sabi niya kailangan ko raw mag-stop kahit yellow or amber pa yan. Ako nag-go, kaya automatic fail yun, mga kabisdak, automatic talaga. So yun lang yung mali ko nun. That's the first take ko, binagsak agad ako ng examiner. Sa second naman, dumaan kami sa isang kalsada na dapat 50 kilometers lang pala yung takbo. Yung takbo ko nun is nasa 51 or 52. Automatic bagsak uli yun, mga bisak. So binagsak ako ng examiner, sabi niya mali yun. Pag nasa kalsada ka, nasa residential area, kailangan careful ka at slowly ka lang mag-drive. So yung takbo ko nun, 51, 52, automatic bagsak. Sabi niya advisable nasa 45 ka lang, or at least 40 to 50. Kaya yun, bagsak ulit. Nung pangatlo na, mga bisak, automatic bagsak ako kasi sabi niya hindi daw ako ng every time natatakbo na yung kotse or mag-change ako ng direction, hindi daw ako tumitingin sa gilid, yung ganun, hindi daw ako gumaganon. So ang dapat palang gawin, kailangan daw i-turn mo talaga yung head mo, yung fully turn talaga, yung ganunin mo talaga. Kasi ako tumitingin naman ako sa gilid, pero hindi yung ganun lang ba, yung simpleng ganun lang na tingin. Sabi niya mali daw yun. So sabi niya mali daw yun, mga bisa, kailangan kong gawin, i-exaggerate ko daw, ganunin ko daw. So ililingon ko daw talaga yung full head turn talaga. Kaya yun, bumagsak na naman ako, mga bisa. Pero yun sa pang-apat, sinuwerte na at naipasa ko na siya, mga bisa. So sobrang hirap pumasa ng driving test dito. Depende siguro, mga bisa, kasi ako nga sabi 8 months ako nag-drive dito sa Australia using driver's license ko sa Pinas, kaya sobrang dami kong bad habit na kasi meron namang iba, mga bisa, katulad ng sister-in-law ko, yung si Bing tsaka yung si Paul, hindi talaga sila nagda-drive. Si Paul nagda-drive yung sa Pinas, pero yung si Bing hindi talaga yung expert pa sa Pinas na drive. Dito lang siya nag-aral. Pero take one lang sila doon, mga kabisdak. Si Adonis din pala. Take one lang sila dito. Kaya depende din talaga, mga kabisdak. So, sa case ko noon, ang dami ko talagang bad habits na nagawa. Kaya bumagsak ako. Pero yung inisip ko na lang dati na wala akong choice kundi mag-take lang uli hanggang maipasa ko siya. Never give up nga, mga kabisdak. Kasi pag mag-give up ka, wala ka talagang maabot. Kaya yun, nag-take lang ako ng take hanggang naipasa ko siya. Ang masakit lang nun, pag bumagsak ka, 2 weeks after ka pa pwedeng mag-take uli. Kaya nung bumagsak ako, kailangan ko pa maghintay ng 2 weeks para makapag-schedule uli ng driving test. Eh, yung tips ko, mga bisdak, no, simply magbigay ako ng tatlong bagay, ng tatlong tips para maipasa nyo yung madali nyo maipasa yung driving test nyo dito sa Australia. First is mag-practice kayo. Mag-practice talaga kayo ng mabuti before kayo mag-take ng driving test. Mas maganda, halimbawa, kung prefer nyo mag-practice niya na relatives nyo lang or kapamilya nyo lang yung magtuturo sa inyo, mas maganda the day before sa exam. Meron kasi mga driving instructor dito, mga kapisdak, na pwede mong bayaran. Siguro nasa mga $50 to $100 yun. Pwede mo siyang bayaran a day or 2 days before your exam para ma-advise kanya na ano yung dapat mong i-correct, ano yung mga mali mo, mga bad habits. So at least meron ka na idea kung para sa actual exam, ano yung mga dapat mong gagawin. Tapos yung next advice ko, mga kabisdak, sa actual pag mag-driving test ka na,
yung very sensitive sila mga bisdak, at ito yung reason ba't ako bumagsak. So yung pag-turn ng head yung ganun, i-fully turn mo talaga, yung exaggerated talaga, yung ganunin mo talaga, tingin ka sa gilid, tingin kasi ganunin mo talaga yung ulo mo, ganun. Kasi pag pumasa ka na, bahalat ano na yung style mo sa pag-drive, kahit hindi ka nalilingon, okay na yan. Basta sa exam, i-fully turn mo talaga yung ulo mo, yung ganun, para sigurado makita ng instructor na lumingon ka talaga. Tsaka yung pang last or pang third na advice ko mga bisdak, so relax lang, keep calm, relax ka lang, huwag kang ma-stress, kasi para meron kang peace of mind habang nagda-drive, hindi ka nervousin, hindi ka matataranta. At technique niyan mga bisdak para ma-relax ka, kasi maraming driving center dito sa Australia, so alamin mo kung saan kang driving center magti-take ng exam. Tapos pag naka-decide ka na saan center yun, mag-drive ka, i-familiarize mo yung buong palibot ng center na yun. Kasi on the day of the exam, dun lang naman kayo iikot ng driving test ng driving instructor mo mga bisdak sa area na yun. Kaya i-familiarize mo na yung lugar na yun para at least alam mo na yung mga stoplight, yung mga hazards, saan yung busy, saan yung kalma lang ng lugar, saan yung 50 lang yung dapat mo itakbo, pwede mong 60 dapat mo itakbo, or saan yung highway. So yun, yun lang yung mga bisdak, and hopefully nakatulong tong videos ko ngayon. And see you sa next vlog mga bisdak, at bibili mo na ako ng karne dun.